Sumatin po ang biyaya, awa, habag, pagpapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Abayawa. Isang magandang araw po sa bawat isa. Isa na naman pong paglalantad ng kasinungalingan ni OHC hinggil po doon sa kanyang mga aral. Ang sabi niya, si Pablo daw ang sinimulan ng Christianity. Oho, may katotohanan po ba ito? Pansinin nga po natin doon sa kanyang mga litanya, ano, pag-iistoryahe. Ended. Ang Christianity ay kulto. Patunayan ko na ang Kristyanismo ay kulto ng Diablo na sinimulan ni Pablo. So, isang uri-uri yan ng paninira, yung pinasimulan ni Pablo yung Christianity. Para ho doon sa hindi nakakaalam at mga nagbabasa at nakikinig lamang kagasunod ni OHC. Sa kasulatan ho, ay wala ho tayong mababasa na salitang Kristiyano, ano ho, or Christian. Manapa ay Messianist. At siya po ay nakalagay doon sa The Scripture 2009. Oh, Acts 11:26, and having found him, he brought him to Antioch. And it came to be that for an entire year, they came together in the assembly and taught large numbers. In the taught ones were called Messianists first in Antioch. So, ibig sabihin, hindi ho Christian, kundi Messianist. Oh? Yan ang dapat ho natin maintindihan. Baka ho ang nababasa nyo lamang ay yung version ng Tagalog, version ng King James. Pansinin nyo ho yung version ng The Scripture 2009. Hindi ho Christian na nakalagay doon, kundi Messianist. Ibig sabihin, hindi Christian. Ano? At hindi si Pablo ang sinimulan ng Christianity. Unang siglo ho ito, ha? Tingnan natin, baka mamaya ay si Constantino. Ano? Ayan. Sino ba si Constantino para doon sa kaalaman ng marami? Ginawa ni Constantine ang Kristyanismo na pangunahing reliyon ng Roma. Ayan. Si Emperor Constantine, AD 280 hanggang 337, ay naghari sa isang malaking transition sa Imperyong Romano. At marami pang iba ang kanyang pagtanggap sa Kristyanismo. At ang kanyang pagtatatag ng isang silangang kabiserang lungsod na kalaunan ay magtataglay ng kanyang pangalan ay minarkahan ng kanyang pamamala bilang isang makabuluhang pivot point sa pamitan ng sinaunang kasaysayan at ng Middle Ages. So, ibig sabihin, kung ito ay noong 280 hanggang 337 AD, meron ho siyang merong pinanggalingan dahil pinanggap niya yung pagiging Kristyanismo. Pero si Pablo ho ay hindi kailanman nagturo. Maging si Lucas ng salitang Kristiyano. Ayan. So, dito, nakita na natin ang isang malaking kasinungalingan na naman ni OHC. Ano? Hindi si Pablo ang sinimulan ng Kristiyanismo. Nakita ho natin ngayon kung sino si Constantino. Ano? So, dito, maliwanag na siyempre, lahat naman ng aral ni OHC, lahat ho yan, kwentong putsero at barbero. Lahat ho yan. Wala hong basihan sa kasulatan. Wala ho tayong mababasa. Gaya nga ho ng sinasabi ko at uulit-ulitin, yung Operian Heritage Conservatory, Genesis to Revelation, wala kayong mababasa. Doon sa mga tagasunod ni OHC. Ginagamit lang kayo ni OHC para sa kanyang sariling kapakanan. Ano? O yan po. Muli po, maraming salamat. Magandang araw po sa bawat isa.